Amen. Let's open our Bible in Matthew, in the book of Matthew, chapter 11, verses 28 to 30. Tingnan ko po, Matthew 11, verses 28 to 30. Basahin ko po, ito ang salita ng Diyos. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito po ay isang panawagan ng Panginoon sa mga tao na kaharap niya nung panahon na siya ay ministeryo sa lupa. Ang mga Hudyo ay pagod na sa pagsunod sa mga alituntunin ng kanilang relihiyon, which is Judaism. At ito'y mas pinalalapa ng mga unbiblical or extra-biblical laws or mga batas na dinagdag ng mga Pariseo upang ipakita yung kanilang pagiging banal o yung fastidiousness nila, pagpapakita ng false piety or hungkag o peke na pagiging banal. Dahil po dito, imbes na ang mga Israelita nung panahon na yon ay magtiwala sa pagliligtas ng Diyos, ang nangyayari po ay nagtitiwala sila sa sarili lang kakayanan, ngunit time and again, they are proven wrong. Napapakita na hindi sapat ang kakayanan ng tao, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagsunod sa batas, ang kanyang pagiging mabuting tao, upang ang kanyang konsensya, ang kanyang kalooban ay mapanatag, mapayapa sa harapan ng Diyos. Ang pinaka-worst na pwedeng mangyari o nangyayari sa mga taong sa panahon ni Kristo ay hindi man na sila binabagabag ng kanilang konsensya dahil natahimik na nila ang kanilang konsensya, hindi dahil hindi na sila nagkakasala, ngunit ito ay nabarahan na ng pagiging manhid. Ang pagiging manhid ng konsensya ay isang napakadelikadong panahon sa isang tao sapagkat parang ano yan, no? Parang fire alarm, sabi, I think it was, sino to? Yung Way of the Master? Ray Comfort. Sabi niya, parang fire alarm yan na tinurn off mo. Hindi mo malalaman na nasusunog na pala yung bahay mo. So may kapayapaan ka, may peace ka, relative peace na nararanasan dahil walang bumabagabag sa konsensya mo because your fire alarm is turned off. But that is very dangerous kasi kapag talagang may sunog na, hindi ka ma-aware at pwede kang mamatay sa sunog. So ganun po ang nangyayari sa panahon nila. May mga taong sobrang bigat na bigat dahil sa kabigatan ng pagsunod sa mga alituntunin para masabing maligtas ka o ikaw ay anak ng Diyos, meron namang wala nang pakialam. Meron naman sa kanilang sariling gawa dahil ako'y magaling, ako'y matalino, ako'y sumusunod sa batas, ginagawa kong lahat ng alituntunin ng sinabi sa Torah, wala na akong problema sa Diyos. Naabot ko na ang perfection. Isang example po dyan ay yung mga Pariseo na umaalipusta kay Jesus na kung may question sa kanyang pagiging tagapagligtas. Naniniwala sila na mas alam nila ang alituntunin ng Diyos, na mas kilala nila ang Diyos, na sila'y anak ni Abraham. Lahat ng kanilang spiritual pedigree ay hinihaharap nila sa Panginoong Diyos. At kung magtatanong man sila kay Kristo Jesus, hindi yun para matuto, ngunit para siya'y hulihin, para siya ay palabasin mali. Ngunit ang Diyos, si Jesus bilang isang Diyos sa nagkatawang tao, ay alam niya, nalalaman niya ang tinataho ng puso ng bawat isang tao. Alam niya kung gaano nakakapagod ang pagre-rebelde sa Diyos. Alam niya kung gaano nakakapagod ang paglabanan ng kasalanan sa sarili mong lakas. Alam niya kung gaano nakakapagod na gawin mo yung mga tamang bagay sa iyong paningin, ngunit hindi ito nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Sa panahon natin, mga kapatid, every Lord's Day is a call to come to Christ. It is a call to repent,
It is a call to rekindle your fire, your passion in worshiping and in serving the Lord. Nakakalungkot lang mga kapatid, may mga panahon na tayo lumalapit sa gawain, sa physical church, tayo dumadalo pero hindi natin nilalapit ang ating mga puso kay Kristo Jesus. And the worst kind is those brethren or mga kapatiran na talagang kinakalimutan o binabaliwala ang pagtitipon na kahit sa physical gathering, hindi na lang yung puso ay hindi na nakakaabot sa Panginoon. Pero salamat dahil ngayong umaga ipinaalala sa atin ng Diyos na nalalaman niya ang ating kapaguran. He cares about His people. He cares about our toil, our labor. At ayaw niya na masayang ating pagpapagal. Ayaw niya masayang ating pagpapagod sa mundong ito kung ating gugugulin lamang ang ating panahon sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay in comparison to the works of God. Kung tayo nagpapagal mula Lunes hanggang Sabado sa mga bagay upang ma-provide ng ating mga pangangailangan, the Lord's Day is a day of rest in which we need not work. Pakakainin tayo ng Panginoong Diyos. Bibigyan niya tayo ng kaginhawaan, ng kapayapaan sa ating mga puso, ng kagaanan sa ating mga balikat. Sa bawat araw ng Linggo na tayo dumadalo sa gawain, nandiyan namumutawi ang salita ng Diyos. Sabi po sa aklat ng Juan, let's read John chapter 6, verse 37. Sabi po dito, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Lahat ng binigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at kung sino mang lumapit sa akin ay hindi ko itataboy. Mga mananampalataya, brothers and sisters, we are called by the Father and given as a gift to Christ, to His Son. Tayo niregalo ng Panginoong Diyos Ama sa Kanyang Anak. Tayo ay binigay upang tayo ay maalagaan, upang tayo ay mapastulan, upang tayo mapakain, upang tayo ay mapalakas. Kung kinakailangan tayo ay paluin upang tayo ay umayos ang ating mga buhay, gagawin ng Diyos. Sapagkat sa labas ng kawan ng Panginoon, nakakapagod maghanap ng sarili mong kakainin. Nakakapagod na gamutin ang iyong sariling mga sugat. Nakakapagod tumakbo at lumaban sa mga mabangis na hayop. Ngunit ang isang comfort na binibigay ng Panginoon sa kanyang salita, sa binasa natin kanina sa aklat ng Mateo, come to me, all who labor and are heavily laden. Minsan nakakalimot tayo na tayo yung mga tupa. Ang mga tupa ay walang kakayanan mag-araro. Hindi natin kailangang pagpaguran ang ating mga hindi dapat pinagpapaguran. Kung bibigyan man tayo ng pamatok ng Diyos, ang pangako niya, ang kanyang pamatok ay magaan, ay madali, at ang kanyang kabigatan ay magaan. His yoke is easy and His burden is light. So if we will be compared to a beast of burden, isang baka o isang kalabaw na magtatrabaho, magbubuhat, hindi tayo niligtas ng Diyos, hindi tayo tinawag na ikay mamahinga sa akin. Bigay mo sa akin ang iyong kabigatan para dagdagan niya lang ng kabigatan. Mga kapatid, itong panahon na ito ng Linggo, the Lord's Day is a call to rest. Is a call to come to Christ, to be refreshed, to be renewed, to be strengthened, to be corrected, to be healed. Kaya mga kapatid, nasan ka man naroroon na inaabot ng tinig na ito, nandyan ang kapaguran, nandyan ang mga sugat, nandyan ang kagulumihanan, nandyan ang kabigatan, nandyan lahat yan. Pero huwag nating kalilimutan na nandiyan din ang Diyos, tumatawag sa iyo, sumasamo na lumapit ka, come to me, lumapit ka. Hindi ka niya itataboy. Bilang isang tupa
Ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa atin ay tayo maligaw. Buti na lang, ang ating pastol ay pastol na mabuti. Siyang mabuting pastol na lumilingap sa atin sa mga panahon na nakalilimot tayo. Mga panahon na hindi na natin siya hinahanap, hinahanap niya tayo. Mga panahon na nabibingi na tayo dahil sa kapal ng ating mga balahibo, ng kasalanan, hindi na natin siya naririnig, nandiyan siya upang gupitan tayo, tanggalin ang karumihan sa ating mga katawan, linisin tayo, pagaanin ang ating mga daladalahin, linisin ang ating mga kasalanan, patawarin tayo sa ating pagkakasala. And the challenge this morning, brethren, is our response. Anong response mo ngayong umagang ito? Nalalaman ng Diyos na ikaw ay pagod. Dahil nakakapagod. Kaya nga siya nagbigay ng araw ng Diyos. Araw ng Panginoon. Dahil simula Lunes hanggang Sabado, nandiyan ang kapaguran. Physically, emotionally, spiritually. Pero salamat sa Diyos na sa kanyang pagtawag na pagsamba sa kanya, lumalapit tayo sa kanya na may kababaang loob at nakita natin ang ating mga kabigatan na ito'y gumagaan. There's nothing magical about laying down our burdens to God. Nothing is magical about it. It's a natural consequence of God's love towards His people and their love towards God. If we say that we're tired, sinasabi natin pagod tayo, nakararanas tayo ng panghihina, huwag nating hayaan na hindi tayo maabot ng Diyos dahil sa ating pagre-rebelde, dahil sa ating pagmamalaki. Paano sinabi ni Santiago sa kanyang sulat, humble yourselves before the Lord, resist the devil and he will flee from you. This morning, my encouragement to us, humble yourself before the Lord. Resist yourself. Resist natin yung mga sarili natin, ang ating mga kayabangan, ang ating pagmamalaki, ang ating pagre-rebelde sa Panginoon. Resist natin yung urge na lumayo sa Diyos. Let us resist that temptation that we are, we believe that we are self-sufficient. No, we're not. We are weak. We need a Savior. We need the gospel. And this morning, ang paalala ng Diyos sa atin, nandyan siya upang magbigay ng patnubay, kagaanan, kapahingahan, at higit sa lahat, pinaalala sa atin ang Panginoon. Sa aklat ng Juan, even so must the Son of Man be lifted up so that whoever believes will in Him have eternal life. Kung sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will not perish but have an eternal life. That's His promise. Kung sino mang nananampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito yung buhay na pinangako ng Diyos sa atin. Kaya kung ikaw ay naghihingalo, kung ikaw ay nanghihina, pagod ka na ang challenge ng Panginoon sa atin, maniwala ka. Believe in the atoning work of Christ. Maniwala ka sa kanyang pagliligtas. Believe in the gospel that He died on the cross 2,000 years ago. He was buried and after 3 days, He rose again as an atoning sacrifice for our sin. And that substitute is our burden of sin was taken by Christ and His holiness, His peace, His joy, His love, His righteousness was bestowed upon us. Believe that. And once we say that we believe that, we must come to Christ in humility. Kung sinasabi natin naniniwala tayo sa gospel, edi lumapit tayo sa Kanya. Kapatid, lumapit ka sa Kanya. At uulitin ko, lumapit ka sa Kanya. Huwag mong hayaang matapos ang araw na ito na hindi ka lumalapit sa Kanya. Huwag mong hayaan na matapos lang itong morning devotion natin na hindi mo nakikita yung pangangailangan mo kay Kristo. Kailangan natin ang pagliligtas ng Panginoong Jesus. Kailangan natin ng kapahingahan Niya.
sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, this is a great reminder na si Kristo Jesus ay hindi lang tumatawag na tayo ay magpahinga, kundi tinatawag niya tayo into a saving faith, na ang kaligtasan ay nasa Kanya lamang. Temporal lamang yung mga kahirapan natin dito sa lupa kumpara sa eternal glory na pinangako niya sa atin. Kaya tayo ay lumapit sa Kanya na may kababaang puso at panampalatayanin natin ang tapos niyang gawa at panampalatayanan din natin ang pangako niya na kung sino man ang lumapit sa Kanya ay hinding-hindi niya itataboy. Tayo po'y yumuko at manalangin. Aming Ama, mga pangyarihan sa lahat, may lilang ng langit at lupa. Salamat o Diyos dahil sa inyong paglalang sa amin, hindi niyo pinabayaan ang aming mga buhay na matapos lamang na nagpapagal sa mga makamundong bagay. Dinisenyo pa niyo, Panginoon, ang creation kahit yung pag-create niyo ng mga oras at mga araw na meron kang tinalagang araw ng kapahingahan. At ito ngayon, Panginoon, nandirito kami sa iyong harapan as we celebrate the Lord's Day. May we not miss the point of rest that it is upon the finished work of Christ. Salamat o Diyos dahil patuloy mong pinaalala sa amin kung gaano kami kahina, kung gaano kami nakakalimutan namin o Diyos yung katotohanan na apart from you, we can do nothing. Salamat o Diyos dahil sa mga panahon na kami nanghihina, may mga kabigatang kami, hindi nagbabago yung panawagan nyo na kami lumapit sa inyo. Salamat o Diyos Ama na hindi lang kami may kakayanang lumapit, pero binigay nyo to sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng pagtawag nyo sa amin, pagkuha nyo sa amin at pagbigay sa inyong anak na si Kristo Jesus upang kami iligtas. Salamat o Diyos dahil nakakalapit kami na hindi lang yung pagtawag nyo ay isang imposibleng bagay na aming marespondehan. Ngunit ito ay isa itong katotohanan, Panginoon, that if we come to you, Lord, if we present ourselves to you in humility, hindi mo kami itataboy, Panginoon. Kaya sa umagang ito, patuloy mo nga pong pakumbabain ang aming mga puso. Kung ramdam na namin ang pagod, mas maramdaman pa namin ito upang kami patuloy na matulak, Panginoon, ang iyong salita na magpakumbaba at lumapit sa iyo. Na sa aming kapaguran, makita namin, Panginoon, nasa iyong kapahingahan. Hinihiling namin na patawarin niyo kami, O Diyos. Dahil sa aming mga kapaguran, minsan, imbis na lumapit kami sa inyo para magpahinga, kayo pa ang nagiging batuhan ng aming sisi na para bang kayo ang pumapagod sa amin. Nalilito ang aming mga kaisipan, nakakalimot kami, na, O Diyos, hindi ka nagpapahirap sa amin, ngunit ang aming mga kasalanan. Kung may paghihirapan man kami, sinabi niyo, Panginoon, na ang aming pagpapagal ay hindi nawawalang silbi, Panginoon. That is a glorious thing to exert our effort, to labor and toil for righteousness and holiness, for we will be rewarded. Salamat, O Diyos, sa paalala niyo na lumapit kami sapagkat hindi niyo kami itataboy. Dalangin po namin sa umagang ito, patuloy nga naming maramdaman ang iyong presensya sa pamamagitan ng iyong salita na aming naririnig, na ito'y sumugat sa aming mga puso. Tumimo ito, Panginoon, mangusap kayo sa amin. Makita namin ang aming kaabahan, ang aming kababaan, Panginoon, ang pagiging mahirap namin at ikaw lamang ang kayamanan na aming inaasam-asam, na ikaw lamang ang makaka-fulfill ng aming mga pangangailangan. Salamat o Diyos sa iyong salita na patuloy nagpapalakas at nagpapatibay sa amin. Purihin ka o Diyos, pangalan mo lamang ang may taas sa aming mga buhay. Ito ang aming samot dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.